Okay, magandang araw mga guys. So, nandito po tayo ngayon sa part 2 ng pagre-repair ng audio amplifier. Gamit po ang frequency meter ng aning tester. So, ang ginagamit po natin ang frequency meter kasi ang sira po ng isang amplifier ay hindi po siya kumpleto po yung voltage supply ng lahat ng seksyon. So, pagka-kompleto po yung supply, isa signal po tayo nagkakaproblema sa audio signal. So, maaring from input to pre-amplifier, so maaring yung signal hindi nakakarating sa main amplifier. So, gagamitan natin siya ng frequency, digital tester, frequency tester. So, pinaka-basic ay pwede tayong gumamit ng cellphone kung wala tayong, actually dapat mga signal generator dapat ang gamit. Pero pwede naman natin gamitin yung cellphone, pinaka-basic. So ang ginawa ko, nag-download po ako ng nag-download ako ng 20 Hz sine wave sa MP3 juice, bass testone, yan. Actually marami namang mada-download dyan, yan. 20 Hz clean sine wave. Sa YouTube, marami po yan. Marami kang makikita dyan. Pero ingat din po kayo dyan. May mga picky po dyan. Pag kinabit mo sa ibang frequency yung lumalabas. Pag nag-ano ka dyan, mayroong totoo, mayroong hindi. Kaya piliin nyo yung totoong audio frequency. Yung iba kasi dyan, nakalagay 20 Hz, pero lumalabas 00 Hz, 60 Hz, hindi siya tugma doon sa frequency nakalagay sa title niya. So, dahil ito, mayroon tayong download na 20 Hz. So, ipi-play natin. Ayan. So, ayan, nag-play na siya. Todo natin. So, yung pinakadulo po nito ay RCA jack. So, pag sinukatan po natin yung dulo nito ay siyempre, i-ground mo lang yung isang test prod. Yan. I-ground mo lang dito. Yan. So, sukatan natin. Yan, may 20 Hz po tayo lumalabas sa tester dito. So, boot left and right, may 20 Hz tayo. Ayan. So, kung maging 19.9 Hz man yan, round up na lang natin. So, itong amplifier na to, kasi walang audio, kahit lagyan mo siya ng input, kahit itudo yung volume, wala siyang maririnig na audio. Meron man, pero konting-konti lang. So, hindi natin alam kung saan yung naging problema, pero okay yung supply lahat. So, syempre, pag nag-signal tracing tayo, mag-simula tayo sa input stage, papunta tayo ng volume, hanggang sa pre-amplifier. So, pwede rin maging baliktad. Pwedeng input, pre-amplifier, pwede rin saka mag-volume, papuntang main amplifier. So, dapat yung pinaka-final, makakarating ng speaker out yung 20 Hz na gagamitin natin frequency. So, ito, i-play na natin. Yan, nag-play na tayo. Yan, lumipat pala siya, yan. 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 So, sa input, alisin muna natin to. Para wala tayong haram. Yan. So, yung kabilang test probe na i-ground po natin. Ground natin sa speaker line or chassis ground. So, ayan. So, magsusundo tayo ngayon dito sa pinagsaksakan natin ng RCA. Ayan. So, dapat makakuha tayo ng 20 Hz. Dahil 20 Hz yung ginagamit natin. Ayan, meron. Kabilang channel. Ayan, meron din. So, pumasok po ito sa natural po, pumasok ito ng IC. So, kung may in-out, so dapat check natin kung saan siya pumasok.
So wala tayong idea dito sa IC kung saan siya pumasok. So isa-isahin na lang natin. Monitor lang natin, baka naubos na yung 20 Hz natin. So, pin number, ito tayo, pin number 1, wala, pin number 2, wala. Balik tayo dito, baka mayroon, so. Pin number 3, yun, may 20 Hz. Ay, wala din. Again, dito lang tayo. Pero dapat makakuha tayo ng 20 Hz dito. Ayun, nakakuha tayo ng 20 Hz. So, may isang 20 Hz na tayo nakuha. So, maaaring input ito or output. O ito, nakakuha na naman tayo ng isa. So, dalawa na yung nakuha natin 20 Hz. So, meaning baka in or out po yan. So, sa kabila na lang tayo. Yan, may nakuha na tayo. So, maaaring, maaaring left channel ito or right. So, may 20 Hz din. Yun. So, may apat na tayo nakuha. So, meaning, may pumapasok sa IC na 20 Hz, may lumalabas din. So, dahil ito na yung papasok, papunta ng ano, kabila, papunta ng volume. So, ito na yung, meaning, ito na yung out. Itong IC po kasi na to ay, switching mode po ito ng input. So, dito po namimili kung auxiliary, radio, tuner, or DVD, CD. Siya po yung nagtitrigger ng controller IC natin. So, yung pinaka-out po nito, dahil pumapasok din ito ay audio signal lang din. So, ang lalabas dito, audio signal lang din. Bali, switching lang siya. So, lalabas siya dito sa terminal na to. So, susukatan natin to kung may 20 Hz man lalabas dito. Yun, meron, kabilang channel. Namatay na yung tester natin. Yan. Yan, may yan, may 20 Hz tayo, kabilaan. So, kung susundan natin yung connection na to, yan, pumunta po ng volume control. Yan. Pumunta po siya ng volume control. So, tanggalin natin yung volume control na to. So, pag signal tracing po kayo, dapat naka-power po yung amplifier. Kasi signal po yung hinahanap natin. Siyempre, sasakay siya sa supply nating DC. Gagamitin niya na naman na carrier yung DC voltage. Pero siyempre, yung signal natin ay small AC signal po yan. Okay. So, ito na po yung volume natin. So, dito sa bumagsak sa wire na ito, dalawa. So, sukata natin kung may nakarating dito na ano. Sukata natin dito kung may nakarating na 20 Hz. Yan, meron. Tester, 20 Hz. Sa kabilang channel, 20 Hz. So, pumasok po siya ng volume control. So, dito tayo mag-ano sa paan ng volume control. Ayan. Yan, may 20 Hz din. Yan, 20 Hz din. Ayan. Sa gitna. Yan, wala na po tayo nakukuha ng frequency. Yan, sa kabila rin po, wala na rin. So, napaka-basic lang po nito. Actually, pwedeng sa mga veterano, hindi na po masyado. Pero, may mga trouble talaga na kailangan gamitan ng frequency meter. Lalo na sa mga preamp, yung katulad ng post ko nakaraan, yung video ko nakaraan. Dumaan siya ng capacitor. So, sa dami ng capacitor doon, eh, paano kung dumaan ng ceramic? So, ito yung pinakamabisang paraan sa paggamit ng signal tracing. So, katulad dito, natitrace natin na yung frequency na 20 Hz pumapasok sa volume. Ayan. Pero pagdating sa gitna, nawawala na siya. Right? Oh, wala na, oh. Kabilaan, left and right, wala na. Ito naman ay ground na to, kaya wala na tayo masusukad. So, ayan, may pumapasok sa volume, 20 Hz.
kabilaan, sa gitna, wala na. Kahit nakatodo na tayo. Ayan. So, wala talaga. So, papalitan natin. Papalitan natin kung mag-work ba, kung tama ba yung sinasabi ng frequency meter natin na talagang may problema dito. So, kung may masusuka tayo dito na, na signal at wala pa rin, so, didiretso na tayo ng preamp. Hanggang sa makarating tayo sa mga IC, kung ilang pirasong IC. So, kung saan nag-cut yung signal, kung saan na IC, diba, may pumasok sa IC, 4558, walang lumabas. So, meaning yung IC na yun, wala na siyang output. Although, may input siya. So, pero ito naman, sa case na to, sa scenario na to, may pumapasok sa volume. Pero pagdating sa output ng pinaka-volume, yung gitna, wala na siya, nagda-drop na. So, try natin palitan yung potentiometer kung magkaka-audio ba. Ganitong yung frequency meter na yan, magagamit po natin yan sa iba't ibang ano, pwede i-apply yan sa mga katulad ng television at lalo sa horizontal. So dapat lang sa television, alam mo yung mga test point, vertical oscillator, vertical drive hanggang sa vertical output. So, dapat kung alam mo yung, halimbawa, sa horizontal, alam mo dapat yung frequency. So, yung time na iniran ang horizontal output. So, minsan, dahil ano, yung frequency ng horizontal, hindi na siya nasusunod, mataas or mababa. Minsan, nag-work. Minsan, parang sumisipol yung ano, horizontal. Sumisipol yung playback. Minsan pala yung frequency lang na hindi na tugma. Kaya napaka-importante na sa isang technician na gumagamit din ng frequency meter. Dito, lalo na dito sa larangan ng audio, kapag ang tinotroubleshoot natin ay mga equalizer, mixer, crossover, importante po yung ganitong paraan ng pagre-repair. Gagamit tayo ng testone. At least hindi po tayo manghuhula ng pyesa. Kasi unang-una hindi tayo manghuhula. Hindi tayo manghuhula eh. Mahirap manghuhula kung hindi tayo manghuhula. Pero yung ganitong paraan, at least mas malapit tayo sa totoo. Kasi ano to, frequency meter siya, talagang nasusukat niya yung flow of signal. Ayan, mayroon tayong 100K. Siguro malamang sira na rin to. Check lang din natin. Sa ano natin? So, dahil 100K ito, mag-range lang tayo sa 1K.
natin, itestar natin. Ayun, wala na nga. Wala nang response ng ano, volume control natin. Wala na. So, hindi nga nagsisinungaling yung frequency meter natin. So, try natin i-actual kasi para mas kapanipaniwala talaga. Okay. Ayan, may volume control na tayo. Nakabit natin. So, ayan, mayroon na tayong volume control. So, play tayo ulit ng frequency natin. Ayan. Ayan, bust clean, testone. Yan ang title niya. Title ng dinownload ko, 20 Hz clean. Sine wave. Ayan. So, gamit natin ang test probe ulit. Ayan, test probe. So, power on na natin. Ayan, may audio na siya. Naririnig na yung audio sa speaker. So, tingnan natin yung 20 Hz kanina. So, ganito yung ano kanina. Ayan, sa volume, may 20 Hz. Sa gilid. Ayan, mayroon. Gitna, wala kanina. Ayan, mayroon na rin. Ayan, mayroon na rin sa gitna. Of course, sa speaker, pag nagsuka tayo dito, may 20 Hz din. Hop, namatay yung tester natin. Ayan. So, dapat lumalabas sa speaker, 20 Hz din. Na-amplify na po yung signal niya kasi dumana na min amplifier, pero kahit lumakas niya 20 Hz pa rin yung cycle ng ano ng tumatakbo sa ano sa amplifier. Yan, 20 Hz sa left, 20 Hz sa right. Yan. So try natin mag-play ng music kung makakarinig naman tayo ng magandang ano. Sound check, may test, one, two, check. Jake's got it. Badel Mix. So, ganun po, napaka-useful po ng frequency tester, lalo na sa mga troubleshooting na related sa signal tracing. So, sana makatulong ito sa mga newbie, sa mga baguhang technician na gusto rin matuto. Lalo na sa mga audio peripheral, gaya ng equalizer, mga audio processor. Gamit na gamit po yung ganitong method. Sa akin lang. Subok ko na kasi talaga yan. Sana kung mayroon ding ibang mag-share din ng kaalaman kung anong alam nila sa ganitong paraan. Siguro maganda, mag-signal generator talaga, the best. Pero ito, parang naka-signal generator ka na din. Cellphone nga lang yung gamit mo. Diba? So, ganun lang at salamat sa inyong panonood. God bless po.
Deep this guy. Sound check, may test one soon check. Disco Mobile. This is Two Takes Magnet.